Magandang umaga po sa inyo, mga master. Ang aayusin naman natin ngayong araw na to ay isang cheese type freezer. Ang problema po nito ay isang filter dryer barado po. Unang-una, buo pa yung yelo niya sa loob, tapos nag-half-ice siya mga 2 weeks, 3 weeks na, pero wala na, hindi na gumagana yung full ice niya. So ang gagawin natin ngayon, papalitan natin ito ng filter dryer. Kasi nga sa sobrang tagal nito, lalo na pag laging sa aming lugar, laging nagpa-fluctuate, brown out, isa po din yun sa dahilan na magbabara ang ating filter dryer ng freezer. So ang gagawin natin ngayon, tatanggalin natin ang lumang filter dryer. At saka pagtanggal natin dito, ay dahan-dahan lang. Huwag na muna itong tanggalin lahat kasi filter dryer lang eh. Unang-una, putulin natin to, paikutin natin ang dahan-dahan. Tanggalin natin. Siguraduhin natin walang mga alikabok kasi yun din ang dahilan nagbabara sa system. Next step natin ngayon, papalitan natin ng bago. Kailangan yung pagputol ng tube, tamang-tama lang din na hindi siya sasayad sa ibang parte ng mga parts ng system. Sa low side man, kailangan hindi didikit sa high side kasi hindi, nagbabibrate siya pag umaandar. Yun ang dahilan sa paglilik. So ibabalik na natin yung bago, papalitan. So bago natin hinahin, kailangan ma-estimate nyo muna na tama lang ang pagkakabit nito, hindi mataas sa pwesto o hindi din sumasayad sa cover. Bago natin siya hinahin, lagyan natin ng clean sheet para pag naghihina, hindi yun natatamaan yung ibang portion sa likod. So medyo papulahin natin pamula-mula yung copper, saka natin siya lalagyan ng silverad. Kasi pag hindi pa siya medyo namumula-mula, kakapit yan, hindi natutunaw o nalulusaw yung silverad. Pag naggamit kayo ng map gas, mga master, mas malaki talagang apoy niyan. Kaya ang ginagawa ko, lagi kong tinatakpan ng plain sheet po para hindi nasusunog yung ibang portion ng unit or gaya ng pan motor, baka matamaan pa yung propeller, baka delikado pa. So unang next nating ikakawit yung access valve. Tandaan nyo mga master, ang pinakahuli nating hihinahin talaga ay yung sa may suction line para try nating paandarin ang system na nakabukas yung suction line, baka nagbara po siya at saka kasama na din po yan ang pagpa-flushing ng system para yung mga may portion po ng mga moisture at saka yung mga bara-bara po sa system lumalabas. Yun po ang tatandaan nyo mga master para ma-check natin ang system kung may pressure na lumalabas. So okay na po, pandarin natin siya ng sandali para lumalabas po yung mga moisture, bara. Tsaka pinaka talaga malalaman natin yan, pinaka maganda yung system kung gumagana pa yung high side niya. Isa din yan, dami nating malalaman pag bago natin siya ihinahin ng final. Ang low side, bugahan natin ng hangin, pandarin. Kung okay pa yung high side niya, high pressure, lumalabas din yung moisture at saka yung mga bara. So pag naghihina kayo nito, ang pinakamaganda talaga, lalagyan ng clean sheet sa likod kasi ang apoy ng map gas sobrang laki, hindi gaya ng acetylene. So ang pinakamagandang paghihina talaga, yung medyo kulay red na yung tube, saka natin lalagyan ng silverad para madaling kumakapit saka nalulusaw po.
kailangan pag maghina kayo, kailangan yung safety po talaga ang gagawin. At saka make it sure na walang leaking, kasi pag sa akin naman, pag naghihina ako, bago ako kakarga ng prayon o refrigerant, titingnan, gagamitan ko ng salamin. Kasi hindi mo naman siya makita sa pinakalikuran, yung pinakamagandang gawin nyo, salamin. Para makikita nyo kung may leaking ba, wala. Nakompleto na natin siya. Ngayon, yung parang pinakakanyuto ng access valve, ibabalik natin siya bago natin i-vacuum para ready for charging na po ng prayon. So, try natin yung cover niya bago tayo magkarga ng refrigerant. Baka sumasayad po yung pinaka-tube niya na filter dryer. So, okay naman. Wala naman siyang, hindi naman sumasayad. So, kakargahan na natin ng gauge for vacuum. Baka nagtataka kayo mga master, yung yellow. Ang gamit ko yellow kasi yung kulay red naman ay kulay blue na access valve ay hose. Sira na po yung pinaka-rubber niya sa loob. So, kayang yellow na lang ginagamit ko. Pasensya na, baka akala nyo itatanggalin ko muna. Baka akala hindi ko ginagamit yung blue kasi nga sira. Okay na po. Yung pinaka-red po, yung sa gitna. Yung pinaka-vacuum na recovery ko po, o vacuum DIY recovery, DIY vacuum pump, kasi wala akong gamit na vacuum pump machine. So ang yellow, steady po yan. Pag mag-vacuum kayo, kailangan naka-open yung gate valve ng low side, yung kulay blue. Open yan para pag andar ng DIY na vacuum, kukunin niya yung mga moisture sa loob. Yung yellow po, doon po siya naka-steady sa low side sa pagkarga ng prayon doon sa sa system. Huwag nyo lang tanggalin yung yellow kasi steady yan. Pag magkarga ng refrigerant, yung red, doon natin ililipat naman sa tanke after nating mag-vacuum. So, pag mag-vacuum tayo mga master, ang pinakamataas talaga, pinaka-minimum na minutes po, 30 minutes po talaga, lalo na pag-pressure kasi ang laki ng system ng pressure. So, nakabukas po yan pag mag-vacuum kayo, wag naka-close kasi pag nag-close yan, wala. Open talaga yung gate valve ng gauge natin. Para ready na po siya sa next step na pagkarga. Dire-diretso na. Ngayon ang gagawin natin after mag-vacuum. Okay na po siya. After mag-vacuum po, lalagyan natin siya ng flow. Ang flow naman kasi ay anti-moisture. Yan ang gagawin natin bago magkarga ng prayon kasi yan ang unang papasok doon sa system para yung mga moisture doon sa ilalim matatanggal niya bago tayo magkarga ng refrigerant. Kasi yung ibang turo naman din sa iba, iwan ko lang na uunahin nila yung flow or hindi sila gumagamit ng flow. Pero ang flow talaga, ang gamit ng flow ay anti-moisture. So mawawala yung moisture doon sa loob. Kasi ang moisture naman isa din doon sa dahilan na nagbabara yung system, hindi rin siya lumalamig o nagbibigay ng yellow kasi barado. Yun din ang dahilan sa system kung bakit sa mga ilang araw lang nawawala agad yung yellow. O after mga one day, nagbabacuum bigla kasi nga may moisture sa loob. Pinaka-important din gawin, talagyan talaga ng flow. Lalo na magpapalit kayo ng filter. So, forging na natin bago natin kargahan ng prayon. Kasi ang forging naman, ginagamit yan para bago natin i-open yung gauge, wala na siyang hangin nakasabay sa prayon o refrigerant. Pure refrigerant na lang. So, buksan na natin ng dahan-dahan yung gauge.
ang initial charging naman ang tawag niyan, yung nagkarga kayo ng partial na refrigerant o freon bago natin paandarin yung unit. Kasi pag once na pinapaandarin mo yan ang unit na walang refrigerant, freon, masisira po talaga. So final na dalawa po ang step na paggarga ng freon. Una, initial, pangalawa, final charging. So close natin siya bago natin paandarin. So para malalaman natin kung pumasok ba yung refrigerant. So next, paandarin na natin ang unit. Yun na, umaandar na po. So buksan natin dahan-dahan ang tangke. Kinukunan ko ng refrigerant konti kasi wala po, para medyo may kalumaan na yung tangke ko. Pag nagkarga naman kayo ng refrigerant, laging nakabukas po yung tangke. Doon na lang kayo magkocontrol sa gauge, kasi pag laging yung ginagamit yung tangke naman naka-open, halimbawa naka-open yung gauge, sa akin kasi sira na eh, kaya wala na. Ang ginagawa ko na lang doon na lang sa gauge. Next natin, pag gumaandar na yung unit, kailangan nating soap bubble siya, yung tawag na leak test. Do double check, hindi mawawala talaga yan. Double check ulit kung may leaking. So wala naman siyang leaking. Wala akong clamp meter. Ang ginagawa ko lang ay sense of touching at saka sense of hearing na lang. Kasama din po yan pag mag-ayos kayo ng unit. Kung wala kayong clamp, pwede naman. Kailangan may sense of touching at saka hearing. So okay naman, wala naman siyang leaking. So mga master, huwag nyo kong kalimutang i-subscribe ang aking channel na Rimlitech, para makapalo kayo sa mga next kong mga videos. So okay na po, medyo mainit-init na po ang filter. Ang pinaka maganda talagang gawin, hawakan nyo para mapipil nyo kung medyo mainit na konti yung filter. Pero pag sobra namang init ang filter ay hindi po pwede yan, delikado po yan, baka ma-overcharge din. Kailangan lang medyo mainit-init lang po ng konti ang filter. So maya-maya buksan natin itong pressure, titingnan natin yung nag-ice na ba o nag-yelo sa Bisaya ice. Iwan ko ba kung bakit naging Bisaya ang ice. So wag nating buksan ang pressure. Hihintayin natin ng mga ilang minuto bago natin buksan para makakontinue po yung daloy ng yelo, yung pag-pressing niya sa loob. So okay na, medyo mainit-init na po yung high side pati yung filter dryer. So ngayon, tatanggalin ko muna ng ang hose kasi parang may leaking sa tangke ko. Masayang din naman yung refrigerant. Yung pinapakiramdaman ko na lang yung filter dryer na medyo mainit-init, yun po, close mo na yung gauge nyo. Yun ang pinakamagandang gawin pag wala kayong clamp. Sa medyo matagal-tagal ko nang ginagamit yung sense of touching at saka sense of hearing. Kasi yung mga clamp, medyo mahal yung clamp na original eh. Mayroon ako nun pero sira. Check-test natin ulit yung access valve. Wala naman po siyang leaking. So hihintay lang natin mga ilang minuto. Check natin yung loob nito kung nag-start na ba siyang nag-yelo. So wala po siyang leaking. Okay po ang paghihina. Medyo mainit yung system, yung high side. Ngayon titingnan natin ang loob nito kung nag-start na ba siya. Ayun, okay po, may result na po ang aking pagpapalit ng filter after mga 20 minutes yan na po. So hahawakan nyo kung okay ba yung takbo ng yelo niya. So yan, okay na po ang ating
pressure. So wag kayong magatubiling ipalo ang aking YouTube channel na Remletik para makapalo kayo sa susunod kong mga video. So okay na po, yan po ang ginagawa ko since of touching at saka hearing. Medyo mainit po yung filter dryer. Okay na po yan. Obserba na lang natin, pwede mo namang balikan pag malapit lang. Pwede mong balikan pagka kinabukasan, i-check mo ulit. So hanggang sa susunod po, Remletik ang inyong kaibigan. So magandang araw po sa inyong lahat, mga master.